Welcome to my channel, Momon TV. So, matagal-tagal din ako nakapag-issue ng last vlog ko. Today, magagawa ako ng bagong vlog, which is unboxing. So, higit sa akala man ng aking mga kaibigan, family, at saka mga viewers, toy collector din ako. So, collector po ako ng mga line ng Voltes 5 at saka Power Ranger. And, isingit ko na rin pala, itong glass cabinet na to, pinagkaloob po sa akin ng Mac glass cabinet. So, ito sa 6 feet tall. Tapos, ang pinaka gusto ko sa kanya, guys, is dustproof siya. So, about 3 months na sa akin itong glass cabinet na to. And ina-assure ko, yung mga toys ko sa likod, walang kalikabok-kalikabok. And, kung sakaling may babaguhin ako sa kanila, actually, hindi sa kanila sa akin. Kasi yung in order ko is dalawa lang yung ilaw. Although sa simula, pag wala pang display, yes, maliwanag. Kaso kung sobrang dami mo ng display, yung part na walang ilaw, magiging dim. Kaya mas maliwanag itong side na to versus this side and yung side na to versus sa ibaba. Pero, mag-add ka lang ng konti sa kanila at gagawin nila all layers na may ilaw. Kaya kunyari, may nagpaplano kayong umorder ulit in the future ng Mac glass cabinet. I would suggest, ipa-LED yun na lahat. Kasi, compared sa price na ikaw magkakabit ng LED versus sa price na additional, worth it yun. Okay? And, ipi-feature ko na rin po yung mga ibang Pinoy artist natin na gumagawa ng handcrafted toy. So, kung makikita nyo, since madami to, itong Camp Big Falcon na to, it is crafted by Kuya Alan. Kung paano siya makakontakt, ilalagay natin sa baba. Tsaka si Kuya Edwin din, isa siya sa mga magaling mag-drawing tsaka gumawa ng mga miniature craft na sobrang siya yung nagpa-paint. Sabi ko nga, isa siya sa pinaka magaling na mag-paint na nakita ko na Pilipino. Okay? Pero ngayon. Excited na excited ako because Kita niyan. Yung artist, si Edward, binigay na sa akin yung na-order kong Megazord sa kanya. Well, kung makikilala ako as bilang collector, masyado akong purist. Kung ano yung design nung nasa TV, gusto ko ganun na ganun. Although, ito kakaiba, kasi nagkaroon ng release na ibang design ng Megazord. So, titignan natin kung worth it. So, una ako na kayo guys, hindi po siya plastic, pero it is paper craft, metallic paper po yung ginamit niya, so titignan na po natin, so hindi ko pa siya nakikita, pagkabukas ko, sabi ko, oy, kaya kailangan ko i-vlog to, guys, sobrang professional niya magbalot, then balot pa lang no, okay na. Ah, inisa-isa niya. Sige. Ibaba ko lang muna to guys, tapos kunin ko isa-isa. Wow! Yung feet ng Sabertooth, so nakaano na, so feeling ko ikakabit ko na lang yata mamaya. So ang pinagkaiba niya is yung mismong mechanical, wala na siyang paa. Para na siyang train, para siyang tank. Grabe yung pagkakagawa. Guys, papel to ah. Hindi po siya plastic, hindi po siya 3D print. Pinagpuyatan.
ganda nito. At saka meticulosong ginagawa, detailed. Baba ko muna. Oh, Triceratops. So, same design. Same din, na parang tank mood. Malinis na malinis. Point niya, yung buntot. Oh, tama. Ito yung buntot dapat eh. Kasi ito naman yung parang buntot niya na tumitira. Galing. Although, dito nagagalaw, fixed to ah. Pero yung ulo naman, guys, yung ulo. Ulo ng Triceratops. Ganda nito. So tama. Ayan, wow. Ayan, so medyo pipiki sa posing para maganda sa yung posing ng ano. Naka-tilt na yung feet. Hindi siya nagagalaw, fix na 'to. Parang gusto ko ilabas yung Voltron eh. Mamaya-mamaya pagtatabi ko sa gawa niya. Okay? Kasi ito naka-box na. Ganda na 'to. Wow, my God. Unahin ko muna yung Mastodon, yung shield niya. I think parehas to nung sa akin eh. Wow, Mastodon. Shield. Ito yung kamay. Oh, kamay nga. Wow. Guys. Tignan nyo naman yung pagkakaano ng kamay. Para siyang pinaghalong Gundam. Pero sobrang detailed. Ganda na to. So, right arm. Right. Metallic pa rin yung paper. Left arm. Although hindi nagagalaw to, hindi na siya nagagalaw. Pero naka-forma, piling ko dito pwedeng ilagay yung sword. Tapos mamaya bubuuin natin. Hindi sa akin pinadala ng as buo na eh. Para safe na safe. Ang ganda na to. Na-excite ako nung kaya tsura niya. And then, ito guys, hulaan nyo kung saan to. Sa mga kilala, yes, dun nga siya. Kaya ako pinili itong Megazord na to because of this. Sobrang ganda ng concept nito. So parang barrel. Chup 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 chup. Chup 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 chup. And then yung sword. Wow. Amazing. Wow, malapad siya. Ang galing. Oh, tama, oh. Guys, oh. Ang ganda. So, although hindi naman ganito kalapad talaga in real yung sword niya, guys, tignan nyo. And then, next. Baka ito yung head. So, lagay natin ang sword, lagay natin. Body, guys. Grabe, itong mama na to. Ang galing talaga. Nakakalimutan kong papel siya, guys. Pero sana makita nyo kung gano'n ito ka-detailed. Pasmado ba? Mapalikod, mapaharap, at ang last piece, ulo. Guys, suko ako. Suko. Yung head. Ang ganda na to. So, subukan natin buuin, guys. First time ko siya mabubuo. Feet, I think left. Arms.
champion to, guys. Champion to. Suko, suko. And then this one. Tatanggalin ko muna siya. Ito nga ba siya? Guys, finally ito na. Napakaganda. Tingnan nyo guys, oh. So, feeling ko tayo yung may first na meron ito. Sa mga gustong magpa-commission work, nasa baba po yung contact ni Edward. Kayo na po bahala mag-usap. Suggest ko lang sa mga artist pag magpapagawa, mag-down na rin kayo kasi papel pa lang sa kayong mga ibang materials nila, paint, nila Kuya Edwin, Edward, Alan, mahal na. Kaya kunyari, pwede kayong mag-down ng 50% siguro. Para kahit paano mapondohan sila. Kasi sa totoo, sa pandemic, nangailangan din talaga sila. Tsaka, sobrang down to earth ng mga tao na to. At ngayon naman, proud na proud ako. Kasi syempre, nakita nyo naman guys. Kung Power Ranger collector kayo, mainggit kayo. Hindi. Proud owner, okay? So, ilalabas ko na rin yung Voltron para makita nyo, Guys, nakita nyo naman. Yung unang nabili ko sa kanya. And ito yung Megazord. Para yung joke, sobrang laki. Ano ba to? Hindi ko na po cash sa glass cabinet ko eh, pero worth it. Ang ganda. By the way guys, ito pala yung Voltron niya. Sobrang articulate po talaga na to. Hanggang sa likod. Tapos yung Megazord na doon, nasa taas lang yan. Yung Megazord na yung unang nakuha ko sa kanya, malalaki, about ganito rin yung height, pero ano, na nagta-transform. Pero this one, sobrang saludo talaga ako. So, okay ba guys? So, sa mga Filipino artist, wait lang kayo, tatangkilingin natin basta gawang Pinoy. Watch out. Okay ha, so salamat. Thank you sa panonood. Bye-bye!